Hello guys! For today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano i-compute ang correlation o yung R-value gamit ang cellphone. Ayan, so ang first na kailangan nyong gawin ay i-download ang Microsoft Excel o kaya yung buong Office na. Yun ang pinapagamit ko kasi para mas madali yung formula kasi di ba merong mga Excel formula talaga. So kapag na-download mo na yun, ang kailangan mo lang gawin ay i-type mo yung variable 1 tsaka yung variable 2 mo o yung dalawang i-correlate mo. Kapag na-type mo na yan, okay, simple lang ang kailangan mong gawin. Kailangan mo lang gamitin yung formula na equals, o mag-click ka sa isang cell, so i-type mo to, equals, correl, okay, lalagay, nakikita mo nyo lang sa screen. Tapos, may parenthesis dyan, so i-select mo lang yung variable 1, kung di ako nagkakamali, array 1 ang nakalagay. Tapos, comma, array 2 o yung variable 2. And then, press enter. So, kapag merong lalabas na value dyan. So, yung value na yan, ma-interpret mo gamit ang correlation rule of thumb. So, ito yung correlation rule of thumb. Ayan. So, syempre, depende yan sa study mo kung gusto mong malaman kung significant pa yung relationship. So, para malaman mo kung significant yung relationship, kailangan mong gamitin ang formula na to. Ayan. So, yung ibig sabihin ng R is R value yung na-compute mo, and ang ibig sabihin ng N, yung sample size. Pero syempre, bago natin malaman yung kung significant yung relationship niyan, ay kailangan pa natin yan i-compute and i-compare sa T-value. At yan ang pag-uusapan natin sa susunod nating vlog. Kaya, see you on my next one.